Polis naman ang inirereklamo ng panunutok ng baril sa Quezon City. Pinagbantaan daw niya ang pamilya ng kanyang nobya na gusto nang kumalas sa kanilang relasyon. Nasa frontline ng balita niyan si Hannibal Talete. Sino ba nagsimulang magpulo rito? Tanong ko, ano ba yung binato ko? Helmet nga! Ano nga binato ko? Ayun, sabi niya helmet! Ano nga binato ko? Sa inyo din, saan tumama? Huwag ka magtaas ng boses! Nagkainitan ng dalawang lalaking yan sa Pasong Tamo, Quezon City noong Abril 29. Sa gitna ng pagtatalo, bumunot ng baril ang lalaking nakapula. Mabilis na inawat ng babae ang may baril na isa palang pulis. Pilit pang nagpumiglas ang lalaki hanggang sa nakawala siya at hinabol ang nakasagutan. Ang nanutok ng baril, nakilalang si Police Corporal Wesley Hernandez, 30 anyos, naka-assign sa QCPD Station 14. Kasintahan pala ni Hernandez ang babaeng umaawat sa video. At ang tinutukan niya ng baril, bayaw na kanyang girlfriend. Kwento ng biktima, nagugat ang gulo sa paggabanta ng pulis sa pamilya nila. Gusto na raw kasing makipaghiwalay ng babae kay Hernandez. Nakatanggap ako ng tawag sa asawa ko na pinauwi ako dahil nagwawala nga daw po si Wesley or Police Corporal Wesley Hernandez. At nagbabanta na, ayun, uubusin na naman daw yung pamilya namin. So, ako naman po, umuwi ako. Sinubukan pa raw niyang kausapin ang pulis tungkol sa pagbabanta. Pero nagwala lang daw ito at namatupan ang helmet. Anong nasira? Anong binato ko? Anong binato ko? So, sinabi ko sa kanya, yung helmet mo kasi sinasabi ng girlfriend mo, binato mo raw ng helmet yung girlfriend mo, ang tinamaan yung gate. Tapos yun, yun na po yung sa video na bumunit siya ng baril and yung tinutok niya. So, nung pagkatutok niya, medyo napailag ako noon, tapos yung girlfriend niya, nung inangat yung kamay niya, doon ako pumasok sa loob ng bahay, sinara ko yung gate, nila ko yung gate. Gate naman ng misis ng tinutukan ng baril, hindi sila nakikisawsaw sa away na magkasintahan. Bilang ate po, nasasaktan po, kaya po ako napapasama sa away nila. Kasi po, inaawat ko lang naman po sila sa away nila lagi. Kasi ako nga po yung panganay, kaya kailangan kong protektahan yung kapatid kong bunso. Dumulog na sa tanggapan ng Criminal Investigation Detection Unit o CIDO sa Camp Caringal ang mag-asawa. Siniguro ng mga otoridad na mananagot si Hernandez. Hindi natin kukonsintihin, ito tolerate yung mga ganitong pag-uugali, actuation ng ating mga pulis. So nakita po natin yung video, although right now still under evaluation, pero as far as everybody is concerned, lalo na po kami sa PNP, the thing speaks for itself. Kaya nga in-entertain natin yung reklamo ng complainant. Kasi klaro naman po na merong aggression sa part po ng ating pulis. Tinanggalan na ng service firearms ang suspect. Right now, pinarelieve na po siya. Nakarelieve na po siya. Tinanggalin na rin po ng baril. Right now, nandun po siya sa ating holding and accounting unit. Mahaharap si Hernandez sa patong-patong na kaso. Yung Code of Ethical Standards for Public Officials, tapos yung anti-graft law. Pinag-aaralan po natin yan, but the immediate case, criminal case na kakaharapin niya is yung grave threat. Kasi bumunot po siya ng baril eh. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5.